Habang tinitignan ko yung mga aquarium namin na walang laman, merong nag-comment. Ang sabi niya, Kuya Dukes, mag-alaga ka ulit ng isda! Tapos pahingi po ako kasi idol po kita eh! Isang umaga, papakita ko sa inyo yung alaga kong isda. Medyo napabayaan ko na nga to. Kasi nga, pinamimigay ko na lang sila. Ngayon nga at eto, tatlong piraso na lang sila. Hindi ko na nga sana itutuloy yung pag-aalaga. Ang kaso lang, bigas sila ng anak. Ayan o, isang piraso, sobrang cute. Hindi ko nga yung inaasahan. Dito nga lang pala sila lang nakalagay sa container. Wala kasi akong maliit na aquarium, kaya pansamantara dito ko sila nilagay. At isa pa, madaling buhatin, pwede ko siya ilabas, ipasok. Tulad ngayon, inilabas ko para maarawan. Maganda rin kasi maarawan yung tubig ng mga isda para mag-green. Yung green na tinutukoy ko ay para maglumo. Kaya kung makikita yung mga airstone dyan sa loob, kulay green na. Hindi ko lang sure kung totoo yun, pero maganda rin daw ang lumot sa mga isda. At ngayong araw, balik tayo sa pagiging 100% sa pag-aalaga ng mga isda. Pupunta ako ngayon sa isang fish hub. Madami kasi nagtatanong, saan daw kami bumibili? Hindi naman namin maituro kasi nga, looban pa to. Kung nakikita nyo nga ngayon, papasok pa to at maraming pasikot-sikot. Malalaman nyo lang na malapit na kayo kapag nakita nyo na yung sign nila. Doon sa color yellow. Pagbaba ko nga, nagulat ako sa nakita ko. Kasi nakita ko yung lolo ko. Ayan o, lumilipad siya. Binantayan talaga niya kami hanggang sa makarating kami dito. Kaya naman, thank you po, lolo. Sobra excited na ako tumingin-tingin ng isda. Medyo kinabahan lang ako ng konti kasi Sabado ngayon, akala ko sarado. Pagpasok nga namin sa loob, naghanap agad ako ng Molly. Kasi nga, Molly yung favorite ng isda. Pero itong nakita ko, hindi ko sure kung Molly ba to o hindi. Kasi parang hindi siya masyadong maganda. Sakto nga, nagpapasko, nakakita ko dito ang tetra. Ang tawag ko nga sa kanila ay Christmas light piece kasi para sila mga ilaw. Dahil wala nga Molly. At para hindi masaya pagpunta ko dito, bibili na nga lang pala ako dito ng mga bato-bato. Kasi plano ko na talaga mag-set up ngayon ng aquarium. Hindi ko alam kung ano tawag dito, pero bumili na ako ng dalawang balot na bato. Bumili na rin ako ng 3-in-1 na oxygen aerator. Meron na to kasamang filter. Siyempre kapag meron tayong filter, kailangan din natin ng pump filter. Dito nga pala didikit yung mga dumi. At siyempre, pinaka-importante sa lahat, aquarium. Saktong-sakto nga, nakakita ko ng 10 gallon na aquarium. Ganito kalaki kasi ang kailangan ko, yung katamtaman lang. Halos 700 pesos dito ng mga nabili ko. Mga gamit pa lang to, wala pa yung isda. Kaya nag-decide kami na bibili lang kami ng isda kahit Tampi Story. Pero bago kami magpunta doon, iniwi ko muna itong mga pinamili ko. Tinatawagin ko nga din si Tampi Story para so ayun yung sumagot. Kaya naman nag-chat na lang ako na pupunta kami sa kanila. At sabi ko, bibili ako ng Molly sa kanya kaso wala siyang reply. Naisip namin na baka busy kaya sasadyain na lang namin. Bago umalis, inabot na ako ng sombrero si Boy Ubo. Alam nyo na, kita-kita mga airport namin. Yung bahay nga pala nila Tampi Story, halos katabi lang din ang bahay nila Boy Machunurin. Magkapit bahay pala silang dalawa. May mga nagtatanong kasi bakit din namin masyado nakakasama si Boy Machunurin. Kita niyo naman sa biyahe namin, ganito kalayo ang bahay namin sa isa't isa. At habang nabiyahe nga kami, nagulat ako pagtingin ko sa langit. Nakakita ko ng straight na ulap. Sa buong buhay ko, first time ko lang nakakita niyan. Ano kayang tawag diyan? Sa sobrang mangha ko, inapanganga na lang talaga ako. Malayo pa kami kila Tampi Story, pero napatigil muna kami dito sa isang maliit na karinderya. Sobrang nagutom kasi si Boy Ubo. At syempre, dahil ako naman ang nagyak sa kanya, libre ko siya ng pagkain niya. At saka medyo naawa na rin kasi ako sa tito ko dahil gutom na siya. Hagar na kami pareha sa biyahe. Pagkatapos ng kumain, pass forward, pumunta na kami dito kila Tampi Story. Kaya siguro hindi siya nakaka-reply dahil walang tao sa kanila. Nakasarado nga yung gate nila dito, nakatali. Dito lang pala sa gilid nakalagay yung mga isda niya. Sobrang dami niyang reptap at sobrang daming isda. Kumakaway nga ako sa CCTV nila kaso nakatalikod, mahayain siguro. Hindi niya tuloy malalaman na nandito kami. Sumisigaw-sigaw na nga rin dito sa Buyboy, baka natutulog lang. Kaso namaos na siya kakasigaw kaso wala talagang tao. Kaya ayun, no choice, umuwi na lang kami. Magse-set up na lang ako ng aquarium kahit wala akong nabiling isda. Dahil wala akong ipapaglalagyan, dito ko na nilagay sa taas ng rap yung aquarium. Inuwas ko na nga rin pala yung mga bato na binili ko. Inayos ayos ko lang ng konti at talagyan ko na rin to ng tubig. Buti na nga lang at marapit ako sa gripo kaya hindi na ako mahirapan mag-igip. Hindi ko na kailangan lumayo, isang hakbang lang nasa gripo na ako. At ang last na sinalpa ko, yung oxygen aerator na may kasamang filter. Pagkatapos sa isa-isa ko na nilagay yung mga isda ko. Sa ngayon nga pala, wala pa silang pangalan. Nag-iisip nga ako ano magandang pangalan para sa kanilang apat. Pagkalagay ko nga sa aquarium, parang naninibago sila. Kasi napapasin ko lahat sila nasa taas ng aquarium. Silang apat na sa pinakatuktok sila ng tubig. Bakit kaya? Hindi ko tuloy alam kung masaya sila o hindi. O siya, tulungan niyo nga pala ako. Ano kaya magandang pangalan nilang apat? Gusto ko yung cute ha. Babasahin ko mga comment niyo. So yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye.